Kamusta ka may sports, Shaquille O'Neal, Draymond Green at ang Miami Heat? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, kaya naman tara at ating alamin. Ang Los Angeles Lakers nga ay kasalukuyan nasa pang-10 pwesto ngayon sa Western Conference na mayroong 31 wins at 42 losses na patuloy pa din na lumalaban upang makapasok sila sa play-in tournament para magkaroon nga sila ng tsansa na makapasok sa playoffs ngayong season. Ang Lakers legend nga na si Shaquille O'Neal ay nagbigay ng pahayag patungkol dito at ayon nga dito ay kapag nga daw tuluyan nakapasok ang Los Angeles Lakers sa pang-8 spot sa playoffs ay tatalunin nga daw nito ang Phoenix Suns. Kung matatandaan nga natin mga kamay sports, last season nga ang Suns ang nagparaglag sa Los Angeles Lakers sa playoffs, kaya naman kapag nga nakapasok sila ng tuluyan sa playoffs ngayong season, ito na nga ba ang paghihiganti ng Los Angeles Lakers? Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Bago nga tayo magpatuloy sa sumunod na balita, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Maraming salamat po! Sa sumunod na balita naman tayo na kung saan, dahil nga malapit na maging top 1 si LeBron James sa all-time NBA scoring, ay nagbigay nga ng pahayag si Draymond Green dito at ayon nga sa kanya ay mga 50 to 70 games na nga lang daw ito bago tuluyan maging first all-time si LeBron James. Hindi na nga daw siya makapaghintay pa dito at kapag nga daw lalampasan na ni LeBron James ang NBA all-time scoring record ay pupunta nga daw siya dito kahit may laro pa ang Warriors. Itong pahayag nga na ito ni Draymond Green ay isang patunay kung gaano nga siya kabilib kay LeBron James. Bukod pa nga doon kami sport si Green at LeBron niya ay isa din na matalik na magkaibigan. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Sa huling balita naman tayo na kung saan, ang kasalukuyang nga nangunguna sa Eastern Conference ay yung Miami Heat na patuloy nga din na nag-i-struggle sa mga natitira nilang laban ngayon sa regular season. Sa last 3 games nga nila, ito nga ay natalo kahit pa nga kulang-kulang ang kanilang mga nakakalaban na kupunan. Natalo nga sila Cora sa Philadelphia 76ers kahit nga wala sina Joel Embiid at James Harden. Habang natalo nga din sila sa Golden State Warriors kahit wala ang big 3 nito na sina Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Samantalang natalo nga din sila sa New York Knicks kahit wala ang nag-iisang all-star nito na si Julius Randle. Para nga sa akin mga ka-Paysports, ito nga ay hindi magandang pangitain para sa Miami Heat dahil napapalapit na nga ang playoffs. Kaya naman dapat nga ay masolusyonan na nila ang mga problema kung bakit ba sila natatalo ngayon. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment ka na at huwag mo din kalimutan na mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!